Masyado ko pagka, masyado ang pagsisilbi mo, para kang asong canine. Ang lakas ng pang-amoy mo, parang alam mo meron akong kinito eh. Ikaw, hindi ko naman maintindihan sa'yo. Sala ako sa lamig, sala sa init. Pagka ikaw inaasikaso ko, ang dami-dami mong sinasabi. Parang inuuto mo pa ako. Pagka hindi ka naman pinapansin, lalo kang naiinis, sabi mo, pinababayaan ka na. Saan ba ako lalagay talaga? Hindi, pero believe ako sa'yo. Parang alam mo meron akong kinito eh. Sige na, inumin mo na itong kape mo, oh, hanggang mainit. Sige na. Mabay na, amoy ko. Eh, nagluto ako ng paborito mong ulam. Hindi ko. Sinigang sa sampalok. Sinigang sa sampalok? Yan. Naku, napaka-asim ah. Tama lang yun. Sobrang asim. Kanya pa lang namatay mga halaman niya sa labas ah. Anong halaman? Yung mga cactus. Diyan ah, ayoko ng ganyang biro ah. Wala mo naman, hindi ako marunong magluto. Sige na, inumin mo na muna ito. At maya-maya lang, pagkatapos nun, kakain na tayo. Oops! Sandali lang. Bakit? Ang pera. Ano sinasabi ko kanya, kabit ang pagsisilbi. O yan, yan ang kinita ko sa Mekanaria. Pwede ka sa pasok sa airport, yung tikasinghot ng mga kung meron doon mariwana yung pinapasok o ano. At bakit? Ang lakas ng pangamoy mo, bilib ako sa'yo. Tao ka, oo. Sandali na lang ito, na makakain na. Gutom na nga ako. Marcia, May manika yata rito. Ito, parang, ano na bang anak to? Parang anak ng ballerina ito. Ako, Lolo, si Joanna Marie. Joanna Marie? Ba't ano nangyari sa mukha mo at kaya kapal-kapal lang makeup mo? Ano ba ito? Bakit ka naka-lipstick lang ganyan? Naka-lipstick nga ako, Dan. Bakit nga? Kasi gusto ko mapakita sa mga classmate ko, ay sa mga kalaro ko na mapansin nila yung lips ko. Gusto mong mapansin ng mga kalaro mo yung lipstick mo? Okay. Bakit? Bakit mo naman gustong mapansin nila? Dahil kanina nanood ako ng TV, yung babae nagay ng lipstick tapos nag-lips-to-lips. Lips-to-lips? Oy! Eh, liit-liit mo pa. Gusto mo nang magkaroon ng lips to lips, ha? Eh, parang lips to lips ko na, tingnan mo yung bibig mo. Para kang hinalikan ng negro makapal ang labi. Tingnan mo, sabog-sabog. Eh, sabog-sabog yung lipstick, eh. Ba't nagkaganyan yan? Kanino nakipag lips to lips yung napanood mong babae? Sa pusa. Ito naman si Jan, oh. Kung ano-ano naman ang nasa... Ikaw din, eh. Ay, burahin mo nga yung makeup niya. Alika nga, babae ka. Ikaw, yung mga makeup ng Tita Shirley mo, pinakialaman mo na naman, ha? Alika, nang maalis yung... Makeup mo yun, eh. Para sa Hi, Flora. Ano ba? Kamusta? Dali lang. Parang sa pilantik ng mga paningin mo sa akin, eh, parang galit ka sa akin, eh. Galit ka ba sa akin? Sa iyo, Myron. Kay Mrs. Marcia, wala. Bakit ka nagagalit sa akin? Bakit ka nagagalit sa akin? Papaano? Ang baho-baho ng pantalon mo? Kahit anong gawin ko, hindi pa rin matatanggal ang amoy. 10 beses ko na sinabon, andon pa rin. Samantalang kay Mrs. Marcia, 1 sabon lang, malinis na. Nasa mo yan? Hoy, Flora! Ano yung mga damit? Oo, salamat ha. Sige. Naku, Flora, nahirapan ka siguro dito sa pantalon. Talaga. Pasensya ka na.
Kasi yung asawa ko, bihirang palitan nito eh. Sige na. Sige. Oh, salamat ha. Eh, pati yata bahay nyo, amoy maasim. Susungangain ko yan darating ng araw. Mati, sobra na yan. Pasensya ka na. 10 beses na raw niya sila bunto, ayaw na raw kuhan. Pasensya ka na. Mabaho raw. Talagang ganyan yan, John, kasi matandang dalaga yan. Eh, kundi nga, ano? Matandang dalaga. Batigang na lupa, ha? Oo. Kanya naman pala ganung mainit ang ulo. Bakit akong pinagdidiskitahan? Pero may akong naaasiman sa akin. Nako, hindi lamang sa'yo. Lahat ng mga pinaglalaban niya, nagpinaglalaban. Alin, pag inipon mo ang pasensyang tiniis ko dyan, pwede ako magpatayo ng panadriya. Pasensya ka na. Yaan mo na. Eh, pirmi ako sinosople. Ay! Ano ba yan? Ano ba yung tanganganin kapatid natin? Tinog ko na ang bunganga mong ang ingay-ingay. Bakit, Marcia? Meron kang ano, atraso? May atraso ko dito sa asawa mo? Wala ho. Wala ho. Kayong atrasado ng pasok. Kasi ako'y parang kulang sa akin ng umaga. Pag hindi ako nag-aalmusal ng sigonyo. Hudas, Barabas, Espas, Ataga! Hoy, hoy, hoy! Hindi ko. Mainip! Wag mo kung ano yung ganyan, ha? Mati ka na naman, ha? Marangka ka na naman. Linya ko yung kinukuha mo, linya ko! Tapos eh, ano, bakit akala mo? Ako lang ang may karapatang magsabon sa kanya at mangaral. Bago nga itong kape ko. Sasabog. May mga laway nilang sasabogan dito, eh. Very unsanitary. Totong mahaberang ito, nakikialam? Bakit pati ikaw nakikiano ka? Eh, gusto ko lang akong makatulong. Makatulong saan? Sa pagmumura? Talaga, ay, naku, itong asawa mo kasi, itong asawa mo talaga, oh. Bakit naman? Eh, naku, eh, ang bungangay na didinig ko doon sa malayong-malayong karsada, Sus Mariosef, naku. Hindi na ako maaaring matigil ng pag-sermon. Pwede pa, tigilan na natin yung maingay masyado. Hirap na hirap ako sa pagpapatulog ng bata. Eh, magigising na naman si Jan Jan. Maupo na nga kayo. Eh, kasi asawa mo ako nagsisimula eh. Maupo muna. Teka, napapansin ko. Di ka na nagpapalit ng polo set. Palaging yan na lang ang suot mo. Hanggang sa nagkakanda asim. Paborito ko ho ito eh. Ang asim! Paborito. Paborito ko ito. Ito, lana ito. Lana? Anong lana? Lana ng labahan, lana ng... Bukasan, lana. Lana, lana, kaya lana, lana ng asiman. Puro asim. Sabi namin yung maasim yung baka niluluto, hindi ako. Tama na yan. Ako, nagdidiskusyon naman kayo na walang mawawaan eh. Magigising na naman yung anak mo dyan. Huwag mo nang patulog. Sabi ko nga, sobrang asim nung niluluto mo. Tanong mo, pati kapitbahay. Maupo na nga muna kayo. Akala ko eh, meron na namang nangyaring ano eh, kaya... Wala ko. Mga nga nito eh. Naku, ba't ba ganyan ang mga tao rito? Puro galit. Puro dramatic entrance sa mga tao rito, ha. Teka nga muna, tama-tama ang dating nyo. Nag-aahin na ako para makakain na kayo. Sige. Dick, dito na kayo kumain dalawa, ha? Tanghalian. Nagmamadali daw yan, Mami. Ha? Mamadali daw sila. Dito na kayo kumain, Dick. Tamang-tama na nga. Bagong luto yung aking sinigang. Di na bali, oh, Mrs. Matcha. So, pagkain naman ho kami sa bahay. Ano naman bago sa wala kayo pagkain? Sige, alis na ho kami, Mrs. Matcha. O, sige. Nandiyan. Ano ba yung kinakanta mo? Ano yung kinakanta nito? Punta ba yung umangangal? Nanya tayong boy, don't cry eh. Ang naglulupasay, hindi ba yun? Bakit nga ba? Uy, shh, tumigil. Bakit? Ba't ka umiyak? Bakit? Teka nga muna, patay ako na naghihingalo sa'yo eh. Bakit nga ba? Lilawag, liwanagin mo sinasabi mo. Sige na. Ano yun, bakit? Tama nga! Daddy! Ay, hirap na hirap naman ako pati ako sa Mariosa. Ano ba?
Tigilan na muna yung ano, hikmi na yan. Bakit nga? Ba't ka umiyak? Ano nga bang inatungal mo? Kasi dati si Dick! Sino dinikdik? Dinikdik! Kasi Dick! Dumami, dinikdik-dik-dik eh. O bakit? Dati, hindi ako pinapansin! Hindi ka pinapansin? O so? Hindi niya ako tinitignan! So? Hindi niya akong kinakausap! Eh, bakit na? Kung hindi ka kinakausap? Bago ka magsalita! O kung hindi ka kinakausap, ano ngayon? Eh, tsaka daddy, nalaman ko nagpapatingin daw siya sa, psychiatrist, may psychologist. Psychologist? Psychologist? Ba? Yun, psychologist. Oh. Ako nagpapatingin siya doon, ba? Pagka ganun. Papatingin doon? Oo nga, daddy, kaya nga naaalala ko. O eh, anong niyak mo kung papatingin? Eh, daddy, dapat kausapin niyo siya. Sige na naman, daddy, kausapin niyo. Please, daddy, please. Teka nga! Para ka naghahanap na salabubag sa puno. Nakaworry ako. Nakakalugang utak ko sa'yo eh. Sige na naman, daddy. Psychologist? Pati ka muna, may diferensya pagka psychologist ang kakausap. Kaya nga eh. Kausapin nyo na, daddy. Sige. Ba't akong kakausap? Eh, kasi wala naman dito yung mga magulang, wala yung mga kamag-anak yan dito, tsaka yung mga parents yan, nasa probinsya lahat. Talaga ba may pamilya ba yan? Meron, pero wala dito parents niya. Parang singaw lang yan eh. Eh, sige, kakausapin ko. Bukas mo pupuntahin dito. Mapagbibigyan kita. Daddy, ah. Bukas kakausapin ko. Dalhin mo siya dito. Nakakaawa naman siya, di ba? Oo, kakausapin ko. Promise. Oy, sige. Pakanin mo nga yan. Baka gutom lang yan. Sige, upo ka na dyan. Ma, tamang-tama nandiyan kayo. Masarap ang nilito ko. Kakausapin ka. Huwag kang magkalala. Sinigang sa Sampalok. Sinigang sa Sampalok. Dito ako kakain. Tamang-tama. Dito kayo kakain? Oo. Yan ang kursanada kong ulam. Dito kayo kakain, ha? Ma, pupunta ako sa Sambuanga eh. Bakit? Baka gusto niyo sumama. Bakit? Eh, uso rin ng barter. Baka sakaling maipagpalit ko kayo ng sansakong mani. Hudas! Barabas! Hestas! Naku, baka mapalo ka na ng pinggan. Halita na nga, halita na. Hindi na! Binwisit ako ng pinggan. Ay, salamat. Banyo! Kala ko dito kakain. Baya, kakatitin yung ulam natin. Todas, pag kumain mo. Sabi po ni Sir Rick, gusto daw niya akong gusto niya akong kausapin eh. Oo, gusto ko nga kausap, pero kakatuka. Eh, nandito ka na kagad sa loob eh. Ay, sorry po. Sabi po ni Sir Rick, gusto niya daw akong kausapin eh. Maupo ka daw. Oo, kakausapin kita. Ba't lumabas ka? Ba't kumatuka? Naintindihan ko naman yun eh. Alam mo, Dick, Mang John, mukha ko yatang malaki ang problema ninyo, ha? Pinaupo niyo pa ako. Oo nga, kasi ang problema ko eh. Teka, wala akong problema. Si Shirley nga ang kumausap sa akin. Ang sabi, parang balisa siya na kung maaari daw eh, ako ang kumausap sa'yo. Bira naman si Shirley. Wala naman ng problema eh. Malungkot lang ako nung araw na yun. Masyado naman siyang concern. Yun na nga eh. Nag-aalala siya sa'yo. Kasi para kanyang kaibigang matalik. Teka nga, niloloko mo ko eh. Ba't tinuupo ako, tatayo ka. Pag tatayo naman ako, umuupo ka. Eh, pumirmis ka lang dyan para magkaintindihan tayo. Apo. Ngayon, sabi nga niya sa akin eh, ikaw daw yata ay nagpapatingin sa psychologist. Ano ba ang huwag kang kwan, ano?
Ariin mo kung parang isang tatay, isang pangalawang ama, na pwede mong ihinga sa akin kung ano man ang gusto mong sabihin. Nang sa ganun mabuting mahirap yung kinukuyo mo yung meron kang gusto sabihin at ayaw mong sabihin. Ako, you can trust me. Parang fatherly advice, baka sakaling matulungan kita. Sabihin mo sa akin, baka... Ha? Huh? Oo nga. Hmm? Ngao. Teka muna! Ba't para kang pusa kung umiyak? Ay, huwag kang umiyak. Magpakalalaki ka. Kung umiyak ka, para kang kuting. Yun nga, sabihin mo sa akin, para mo akong ama. Magtapat ka. Baka matulungan kita. Ikaw ba eh? Meron ka bang napapatingin ka sa psychologist? Ikaw ba eh? Merong karamdaman? May sakit ka ba? Mang Jan, kasi yun, tagal na ito eh. Problema ko ito. Sabi naman nung doktor, natural lang naman daw sa mga lalaki ito eh. Lalo na sa edad ko. Sa edad mo? Oo, natural lang daw yun. Binata ka pa, di ba? Binata po ako. Eh, ano ba yung sakit mo? Hindi ko nga po maintindihan eh, kung basta natural lang daw po ito eh. Ah, basta lumabas yun siya? Opo, basta ako binata daw, talagang nararanasan to. Bakit to? Bakit to? Ano ba na ako eh, sa Olonga po? Sa Angeles o sa Ermita? Hindi ko nga po alam eh, basta bigla na lang pong... Ay, huwag ka magalala, alam mo eh. Baka bukas makalawa, matuklasan na rin ang gamot dyan. Alam mo, maraming merong ganyan sakit. Marami akong kakilala, pero normal din ang buhay nila. Parang walang sakit. Nandiyan sila... Sila Panchito. Sila Teroy. May sakit din yan. Si Teroy, home. Paano naman ang nangyari, home? Asawa ko si Mang Teroy. Paano naman ho siya magiging virgin? Teka, ba't napasok ang virgin sa usapan? Kasi yun, sabi yun nung doktor, natural lang daw po yun dahil binata ko. Kasi yun, I'm still a virgin. You still a virgin? Yeah. Madonna? So you're Madonna? Oo. Hindi, sabi po sa akin ng doktor, pabayaan ko na lang daw po yung panahon eh. Na maranasan ko po yun. Let nature take its course. Yun ang sabi ng doktor? Opo. This is Mark Joseph. Akala ko naman kung ano ang sakit mo. Akala ko may sakit kang karumal-dumal na meron ka ng tanin sa buhay. Yun naman pala, virginity lang ang sakit mo. Alam mo, Dick, ang masasabi ko sa'yo, total, Dick, saan ka nagpunta? Dick! Ano ka ba? Mopo ka nga doon. Ako'y nanimod ka sa'yo eh. Pumirmis ka dyan. Eh, wala ka naman pala sakit eh. Ikaw naman pala eh, virginity lang. Ano pa pinagsisintir mo? Sige na, umuwi ka na. Andyan. Po. Tulungan niyo naman ako. Tutulungan kita? Gusto ko po. Sa paanong para kita matutulungan? Tulungan niyo naman po ako. Ma-meet ko yung nature take its course. Paano ko nakita? Hindi ako pwedeng gumawa niyang ganyan. Una-una may asawa ko, may mga anak akong dalaga. Ang gagawa ko ba ako yan? Ako naman o, hindi naman o kayo eh. Oo nga, pero... Sige na naman o. Sabi nyo kanina, para ako kayo, ama, tapos hindi nyo tulungan. O, ba't naging ngungo ka nila? Eh, ba't hindi mo sulatan ng tatay mo? Sa tatay mo, ikaw may tulong. Sumulat ako sa tatay ko eh. O, ano sabi? Eh, pinadala mo ako ng 250. 250 lang? Oo. Ni aso, wala kang makukuha ng 250. Eh, kabura lang naman yung tatay mo, 250 ang binigay sa'yo. Yun lang daw ang gagastusin ko eh. Ang inyo? Apo, nandyan, tulungan nyo naman po ako. Huwag na ako, sa iba na lang. So long! Naku, Diyos Mariosip, kung pwede lang ako, pinagbigyan na kita. Pinagbigyan na kita kung pwede lang ako.
Ano na yun yun? Sinabi na kayo, kuya! Dami na milit kayo! Ginay! 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 Pumayag ka na! Ginay! Sandali na, boss! Masandali na, pumayag ka na! Hindi naman masakit yun eh! Oo nga, boss! Pumayag ka na! Hindi masakit yun! Sige na! Ayoko! Ay, kaya hindi nakatak si Isko? Ha? Mami, salamat dumating kayo! Tawag na mami, ha? Kinikilabutan ako. Bakit? Bakit? Kasi yung gusto nila akong dalhin sa center eh. Kasi sa center? Bakit? Kasi yung Mrs. Marcia, meron yung Red Cross campaign sa center. Eh ngayon, naghahanap po ng donor para sa mga bata sa Negros. Eh lahat po kami nakuna na si Isko na lang ang ayaw eh. Donor ng ano? Dugo! Oo, nakita niyo na mami, kukunan ako ng dugo. Tingnan niyo naman itsura ko nito, pagkatapos yung balat. Buto na, paano ko? Wala ako akong dugo makukuha sa akin. Kasi Mrs., pinukukuha na namin siya ng dugo para sana luminis sa katawan niya. Pero teka nga muna, eh ano nga naman ang makukuha ninyong dugo dito kay Isko? Pagkatapos nga naman ang balat, buto na. Aba naku, eh baka makahawa pa yan doon sa mga lalagyan ng dugong galing sa kanya. Oo, nakita niyo na. Tsaka, hindi pula dugo ko, asul. Pero teka nga muna, baka makakabuti sa'yo yun, Isko. Kung minsan tama ito eh, si Canton, na baka tumaba ka, malay mo. Eh, hindi ho, eh kasi yun, hindi ho pwede talaga itong dugo ko. Luma na ho itong dugo ko eh. Kung ayaw mo, Isko, tayo na pong. Sabihin na lang natin kay Sherry. Kung ayaw mo, Isko, tayo na. Oo, oh, naman! Ay, sabihin natin kay Sherry. Si Sherry baka niyo kukuha ng dugo? Teka, sandali ho! Hello? Oh! Alipoleng. Oo nga, tumawag nga ako kanina. Kasi gusto ko sana utusan mo si, ano, papuntahin mo dito si Flora. Dapadala mo yung damit kong peach, yung mahaba, yung parang low torso. Oo. Yon. O sige, susuot ko kasi bukas yan eh. O sige. Okay, sa umaga ha. O, bye-bye. Mami! Shirley. Mami, nakausap na ng daddy si Dicky? Nakausap. Umupuka. At meron tayong pag-uusapan. Seryoso ba yan, Mami? Kung sa seryoso ay hindi naman seryoso. Malala ba sakit niya? Hindi naman malala. Hindi naman nakakahawa. Pero ayon sa daddy mo, ang sabi daw ng doktor, eh social sickness ang kanya. Anong social sickness? Yung Roderick Lux contact to the opposite sex. Ha? Ibig sabihin naman, hindi pa siya na... Right. Wala pa siyang na... Tama. Ay, naku, nakakaawa naman. Eh, wala tayong magagawa. Pero alam, Mami, imposible yun eh. Imposible? Ano imposible? Mami, hindi ako tingnan ng ganyan, Diyos ko naman. Ang sabi mo, imposible. Ibig ko sabihin, imposible. Parang wala naman sa itsura ng tao yung gano'n, di ba? Na hindi pa nakakatikin yung jujo? Oo. Di ba? Eh, huwag na natin pakialaman yun. Pero nakakaawa siya talaga. Well, kung sa nakakaawa, talagang gano'n, may taong gano'n eh. Kaya ang sabi nga ng doktor, pabayaan na lamang daw na nature take its course. Yun ang sabi. Kaya kitang gustong paupuin dyan at kausapin, Shirley, I just want to be sure na you are not in his course whatsoever. Oh, tama ang mami mo. Tama ang mami mo, Shirley. Basta iwasan mo na yan, Doberman na yan. Hindi naman, kaibigan ko yun. Tsaka isa pa, lalo nga niyang kailangan ako ngayon dahil dapat tulungan ko siya. Eh kung diba? Tulungan, di. Tulungan mo. Tulungan? O bakit ka naman, Mami? Shirley, ha? Pag nalaman ko na may kinalaman ka sa pagtulong dyan sa Roderick na yan tungkol sa kalamdaman niya, naku, makita mo, lalatayan kita. Totoo. Mami, pinandidilatan niyo naman masyado eh. If Mrs. Marcia, very noble naman si Shirley sa... pagtulong kay ano, Dikdik? Oo, alam ko na yun! Eh, ano kaya? Surely ako na lang kaya ang tumulong kay Dikdik. Ay, naku! Kasi ba ito, ha? Mas masahol pa yun sa Doberman, parang German Shepherd yung pang-amoy nun, kaya huwag mo nang tulungan, ha? Oh, ayan, Mato. Nadinig mo na, matalas ang pang-amoy nung Doberman na yun. Naintindihan mo ba yung ibig sabihin nun? Kaya umuwi na tayo at maligo ka muna. Sige, Ma. Bye-bye. Sige. Sige na, inamoy pa ang sarili. Ay!
Ano ko naman love na love mo ako eh? Ha? Oo, bukas pumunta ka rito. Bubuksan ko yung dibdib ko at makikita mo nakasulat yung pangalan mo. Buena. 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 Hello! Bakit ba tawag ka ng tawag dito? Ano pa lagay mo sa akin? Galad-galad ng lalaki? Chip ako, gano'n? Ikaw talaga. Kung gusto mong ligawan ako, pumunta ka rito sa tindahan ko. Hindi yung tawag ka ng tawag dito sa telepono. Oo, oh, sige na. Bye-bye! Hi, Jelly. Si Buena, eh, patay na patay sa akin. Tawag ng tawag, nag-pag-date. Eh, bigyan ng type. Kaya na, huwag kang mag-alala. Puka, upo ka, Jelly. Gusto mong beer? Ah, soft drinks? Upo ka. Gusto mo akong lasingin, ano? Hindi, upo ka. Miss ko, ilang taong ka na? 23. Eh di marami ka na experience. Ba, ako sa experience, marami na. Nakarating na ako sa Cebu, sa Zamboanga, sa Bacolod. Saan-saan, basta nalibot ko na yung buong Pilipinas. Eh, sa Ermita, nakarating ka na. Ermita? Oo. Hindi pa. Hindi. Bakit? Ay, hindi, wala. Ay, alam mo, mabuti pa umalis na ako. Kasi alam mo, may lakad kami ni Dinky ngayon eh, ha? O sige, bye-bye. Sige. Bye. Yan, tinatanong ni Sherry, makarating na ako sa Ermita. Saan ba yung bo? Hindi naman, hindi. Hello! Oh, buena! Ikaw pala! Ha? Hindi! Hindi ako yun! Ikaw ang number mo! Sige, bukas! Oh! Bukas magdede... Hindi! Wag, hindi pwede bukas! Ngayon na lang, nadaanan kita. Oh, sige, ha? Hanggang ngayon, wala pa makikita sa akin yung babaeng yan. Bakit ba pinayagpayagap pa? Kasama si Dick, hindi mo malaman kung saan nagsuot. Naku, pagdating yung babaeng yan, makikita mo. Oh, eto na siguro. Makikita na. Jenny! Ay! Laura? Sorry ah, pala ko si Shirley ka. Ito. Ay, si Mangjan. Ah, wala pa. Good. Ah, ito ho yung damit niya. Sige, salamat. Oo nga pala. Flora, yung bang damit ni Rolly at saka ni Madel tapos na, yung polo shirt na yung checkered? Hindi ko pa nalaban. Kailan mo ba kailangan? Kailangan ko bukas yun. Dadating na daw si Rolly bukas eh. Dalhin ko na lang bukas. Sige ha, dalhin mo ha. Sige. Salamat ha. Ano po ani, Mangjan? Ang baho. Nasa lubong ko dyan eh, makita ko nagtakip ng ilong. Parang nakakita ng truck ng basura. Buwis na yan, no? Di ka na nasanay doon, matandang dalaga yun. Kung di nga lang ba matanda yun eh. Yan si Tigang, oh. Pasensya ka na doon. Ako dyan. Oh. Anak mo. Shirley nga pala, buhay na ba? Yan nga ang pinag-iisipan ko kung nasaan yung babaeng yan eh. Baka nina pa umalis yun ah. Nung osa ba ngayon? Eh, tignan mo nga kung anong oras na. Alas 10 pasado na. Saan nagpunta yun? Eh, sumama nga kay Dick. Pumunta sila sa beach. Sa beach? Hanggang ngayon? Magmula kaninang umaga. May tsaka ang panahon ngayon, ha? Malamig na ngayon, ha? Gabi. Meron ba nagbe-beach na gabing malamig? Naku, makikita sa akin yung patang yan. Nagalitan mo nga yan dyan, ha? Dapat. Pagsabihan mo nga. Biro mo. Lahat ng mga pinapangaroon ko na. Masaya sila. Nagliriwang ang mga kuto. Ito talaga mag-beat. Diba? Lamig-lamig ng tubig.
sa akin. Ang sarap! Ang sarap! Ay, daddy! Mami! Saya kayo! Sarap! Saan ba kayo galing? Nag-beach kami, daddy. Nag-beach, ha? Oo. Ganitong nila kayo natapos. Daddy. Sarap-sarap nga ho eh. Yung palawang pakiramdam ng marunong mag-swimming. Thank you. Masarap ang mag-swimming, ha? Salamat sa iyo. Oo, daddy, ang sarap. Ay, salamat din sa iyo. Bakit salamat sila? Bakit ba naman naisipan ninyo ngayon pumunta sa beach? Eh, malamig ang panahon ngayon. Eh, hindi, mami, okay lang. Meron kami dalang makapal na kumot dun eh. Kumot? Oo, daddy. Swimming may kumot? Okay. Ganun ba sa beach ngayon may kumot? Masarap ang tubig, ha? Masarap, daddy, ang lamig. Malamig, ha? Paano po? Mauna na po ako. O, sige. Saka, Shirley. What? Wow. Enjoy talaga ako. Ako din. Thank you. Bye! Salamat, ha? Sige, sige po. Shirley, ha? Sige. Sige. Bye. Ha, enjoy. Saan pala naliligo, Mami? Enjoy siya, ha? Enjoy. Ay, daddy. Enjoy na ito, ha? Bakit? Sino ba makasama niya doon? Bakit pag-enjoy siya? Ano ba ang nangyari doon sa kwan? Ay, daddy, ang sarap kasing lumangoy eh. Ang sarap-sarap ng tubig, ang lamig-lamig. Kaya enjoy na enjoy siya. Bakit siya enjoy na enjoy? Eh, tsaka doon sa mga pinakilala ko sa kanya mga chicks, oh. Hindi akong pakialam doon sa mga chicks eh. Wala bang nangyari sa inyo sa loob ng kumot? Kumot? You know what I mean? Nature takes its course ba yun? Daddy, ako, daddy, si Dick. Ay, bakit? Lalaki yun, ha? Daddy, ako? Ikaw nga. Ako? Si Shirley, ako? Oo nga, Daddy? Bakit? O bakit? Chip mo, Daddy, ha? Kaibigan ko lang si Dick. Tino may... Tino may anak mo, oh. Tinatanong ko lang, eh. Bakit? Eh... Eh, kwan yun, eh. Pero sa bagay... Gahanap yun, eh. Sa bagay, mabuti nga. At least... Panatag na ang loob ko. Dahil tinanggi yung tinatanong mo eh, di ba? Oo. Oh, bagay, mukhang wala naman. Kaya. Ika nga dito. Kung ano nangyari? Andun, nasa boarding house yung iwan ko eh. Ikaw naman, napakadaldal mo kasi, no? Bakit mo naman kasi sinabi sa kanya na alam na natin yung problema niya, eh baka magalit yun? Hindi, hindi nga nagalit. Kasi kinausap ko, sinabi ko nga sa kanya na nung araw naging problema ko rin yan eh. Kaya kinausap ko siya. Oh, ngayon? Bali sinabi niya nga sa akin, kontakin ko rin yung chick. Kaya lang alam mo, kulang kami kasi sa, alam mo na, sa take. Pero sa boarding house, hindi rin pwede dahil maraming tao dun eh. Teka, saan kaya natin pwede kaya? Mrs. Marcia? Mrs. Marcia? Rolly? Madel? Ako? Rolly? Rolly! Madel! Naku, talaga itong pamilyang ito. Papakuha dito ng ano, pagkatapos. Wala naman dito. Pampihira, oo. Diyos ko! Paano kaya? Ay, asan? Rolly! 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 Madel! Naku, talagang itong mga taong ito. Oh, Rolly! Loli, ito na pulo mo, oh! Ah, saan na kaya?
Yan naman ah. Ah? Ano ka? Kayo yung... Ah, sorry ah. Ikaw na pala, a rose for you. Para sa akin? Oo. Eh bakit? Ano okasyon? Ah, wala naman. Kaya lang binili lang kita ng rose kasi... Di ba, ikaw yung pinadala ni Bong para to make love with me? Ano sinabi mo? To make love with me. Naku! To make love with me? Diyos ko! Ikaw, bastos! Tarantado! Ano ang akala mo sa akin? Bad angel? Ha? Babalaran na babae? Aba, hindi, chip? Hindi, oh. Eh, katunayan nga, tingin ko sa inyo, kagalang-galang kayo eh. Yung respetado, tsaka edukada, tsaka... Ang ganda-ganda niyo pala. Oh. Eh, alam niyo, hindi ako nagsisinungaling. Kahit sino yatang lalaki, may in love sa inyo eh. Hindi mo sinabi ka agad eh. Uh-huh. Teka, o ano? Umpisa na. Pwede ko lang umpisa na? Teka, ano nga... ibig sabihin nun, umpisa na. Yung, kasi yun, di ba, ano, yung sabi ni Bong, yung dalawa, yung make love, yun. Ah, ikaw, inulit mo na naman yan. Pero anong sinabi mong maganda ako, talagang, okay yun ah. Pero, teka, lilinawin ko lang. Talaga bang gusto mo akong makatabi ngayong gabi? Ah, oo, kaya nga ako nandito, binili ko pa kayo ng rose. Gusto mo talaga? Gusto ko talaga. Eh, kung sa bagay, baka sabihin mo na kahit kanino ginagawa ko to. Sa totoo lang, pangalawa ka lang kung may ano nga eh. Pero noong liberasyon pa ako eh, may boyfriend ako noon. Noon? Ngayon, second ikaw na sana. Oh, second time ka na. Sige. O, di. Eh, paano bang manging ano? Paano na? Upo ka rito, upo ka rito. Makatayo ka dyan. Sige. Sige, o. Ano ba? Pero, sabihin ko sa'yo, no string attached. Oo, oh, no string attached. Oo, talaga ha? Sige na ho. Eh, ano sige na ho? Sandali lang. Eh, medyo masyado ko namang ano eh, agresibo. Eh, papayaran ko naman ho kayo, kayo magkano na. Diyos ko, napakabata mo talaga. Anong bayaran? Hindi ko kailangan ng pera. Pero, on the second thought, eh, mabuti pa. Maghati-hati tayo. That's straight, ika nga. So, para fair. Napakabait ko naman, oh. Sandali lang, ha? At medyo tatanggalin ko ang aking medyas, ha? Anong medyas? Medyas lang, hindi mo naintindihan? Sandali lang. Dahil may ka lang dyan. Pasensya na ho kayo. Oo. Hindi ko na ho matiis, eh. O, dito, dito, kapatok. Dito. Daliin mo. Ang laki talaga ng bulo ninyo. Ha? Ang tagal na yan. Dito pa. Sandali. Naku, ayaw ka talaga. Ay! Ano yung sabi? Bibika kakad... Ay! Ano? Ang tapang naman sigura mo. Pinatula mo yung lola mo. Ano? Manjan, ano kasi... Nung nakitang-kita ko eh. Oo nga po eh. Kasi... Ano nga po? Uuwi na po ako eh. Hey! Sandali lang! Bumalik ka rito! Ang nakita ko rito ay isang karumal-dumal. Hinahalay mo yung bahay ng anak ko. Yan ang akala mo. Hindi naman eh. Hindi ka na nahiya niyan? Maiden snatcher? Isang tatangatangang bata? Ginagahasa mo? Hindi naman eh. Sinubukan lang! Susupra ka pa sa akin? Eh, pambihira ka naman. Talagang pakialamiro ka. Biro mo, noong pangliberasyon, pagkatapos ngayon lang na uli. Pangliberasyon pa? Naudlot pa? Pangliberasyon? Alis ka nga dyan, bako mo pa? Ito itong maasim eh. Bakit ito? Ito pa. Yung mga taon to, di na nahiyaot ko. Pati itong umado ng anak ko eh. Baka mami, abutan sila dito nila Madel, di na nahiya. Yung mga apo kong Joanna Marie, baka pumunta rin dito. Good afternoon. Good afternoon. Meron akong si service na bata raw. 21 years old itong nakalagay dito eh. So, siya service ang? Oo. 21 years old. Hindi ka naman mukhang 21 years old, ano?
Pero ano ba yun? Simulan na natin. Ah, teka, ano susimulan? Ay, huwag ka matakot. Hindi ako nangangagat. 21 years old, eh. Relax ka lang. Ano lang sa'yo? Ano lalapit? Anong susimulan? Alam mo, tama yung sabi nila eh. Masyado ka raw mailap. Pero, okay lang yun. Sa edad mo yan. Naku, talagang matagal mong hinintay to, palagay ko. Well, masusulit naman yung paghihintay mo, di ba? Kaya relax ka lang, akong bahala sa'yo. Ano ba umpisa na natin? Anong umpisa? Ano? Teka mo! Ay, tatawa ako ng puli! Ay, teka mo na! Tumigil ka! Ano ba siya simulan? Oo, sandali lang mo! Teka mo na! Ay, baka makita ko. Lumabas ka nga eh. Baka na! Makita ko ako na! Nasya! Ikaw na, sabi ang pinag natin! Ano ka ba? Nasya! Kita mo na, Shirley, ang ginawa mo. Sa kalokohan mo, pati ang ama mo, dinamay mo. Ikaw pala nagpadala ng babae na yun dito. Hindi ka na nahiya niyan. Matutulong ka sa isang tao, ang tulong mo yan, trabaho ng lalaki yan, hindi trabaho ng babae yan. Hindi ka na nahiya niyan. Ayoko na maulit siya uli, ha? Opo. Opo. Nahiya. Alam mo, John, may naisip ako. Ang mabuti pa siguro, ipasara na natin itong bahay ni Rolly. Para walang makapasok kahit na sino. Padlock. Oo. Mabuti pa nga yata. Hanggang wala sila. Teka nga. Hello? Oh, si Marcia. Bakit? Ay, tatawagan ka na lang namin. Oo. Sige. Sino yan? Si Flora. Bakit ka? Aba, eh, nagtatanong kung kailan daw siya kukuha ng labada ulit. Aba, tumaasa pa pala yung bruhan yan, ha? Talaga si Flora, talagang matindi naman kukote niya, ha? Eh, ganun lang pala dyan, eh. Walang kasalanan itong anak mo. Bakit mo ayaw na naman ninyo, eh. Hindi sa pinaayunan, eh. Bakit magkakaroon ng kasalanan, eh? Matulungin. Ginawa lamang niya yung pagkamatulungin niya. Saan nagmana? Sa ama ng pagkamatulungin. Eh, kung sa'yo nagmana, eh, hindi mangyayari itong mga bagay nito. Ano? Little pig pounds. Ay, ikaw naman, magbago ka na na ugali mo, alisin mo na yung pagkaan mo. Magmula na po kayong mapunta sa poder namin. Not I say the pig. Nakinwisit na! Lahat ng kabisitan, pumasok dito. Not I say the pig. Lahat, makinig ka! Sana, not I, not I say the pig. Ano yung sabihin? Ako na naman na pinatata. Pakinggan mo ko, magbago ka ng pinitipan mo, mag-sumikap ka! Nangindigan niya kung ano-anong kabusita ng ginagawa dito. Lahat na ng malas, pumasok din sa bahay nito, sa pamilya namin. Ang pangalan ko, ano na naman, wala na naman, sira ang reputasyon! Mag-sumikap ka! Hoy! Pakinggan mo ko. Ayaw makinig. Ano ba yung sabihin nito? Ano yung sabihin ng kaya niya? Salamat, no?